kasama po natin si Doc John Mello. Doc Mello, magandang umaga po mula rito sa Pilipinas. Magandang magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Katabi ko po ang magiging na kapatid ni Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao. At siya po ay mag-update po ng mga ginagawa ni Senator Manny sa practice. Ito na po, si Bobby Pacquiao. Okay naman, sa umaga nagjajaging kami sa cricket park. Minsan sa plaza lang. Pagtapos ng cricket park, magkahapon, punta kami ng wild card. Doon na lang mag-training. Sabi ni Turman ay kayang-kaya niya raw. Anong masasabi mo sa pagpa-practice na ginagawa ni Manny araw-araw? Okay, wala sa sarap. Buburadyo Manila, binabati ko lang ng iba-ibang sulok ng Pilipinas sa Buburadyo. Sa ano talaga ni Senator Manny, mga strategy natin ginagawa sa team. May mga tiktik din tayong para kay Turman kasi hindi rin natin basta-basta yung kalaban na to. Napakalakas din na video ano din ang style niya. Hindi rin basta-basta kundi ginagawa namin ang lahat para maputiksyonan yung sarili namin para sa darating na laban. Kaya ginagawa namin ang technique every day sa gym. Kayo po dyan sa Manila, ano po ang katanong, meron pa kayong tanong para kay Congressman Bobby Pacquiao? Yes, Congressman Bobby Pacquiao, magandang umaga po. Si Antonio Lambada po ito ng 102.7 Star FM. Congressman Bobby. Yes, po, Congressman Bobby, kamusta naman po yung ano, yung kondisyon po ngayon ni Manny Pacquiao? Ilang porsyento na po siyang ready sa laban po nila ni Kay Turman? Unang-una, nakikita naman natin yung last weekend sa training niya bago Friday. Saturday. Okay naman, nasa mga ako, may sari kasi na kita naman natin yung galaw niya, mga movement niya. Napakabilis. Sa akin, nasa mga 89% o 80% yung ano niya. Sa team, yung malayo pa naman, hindi talaga tayo nag-tuto ano talaga yung training. Malayo pa eh. Okay po. Congressman Bobby, ngayong araw po, ano po yung, bukas po pala, ano po yung mga gagawin po ngayon na activity po ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao po? Bukas ng umaga, tatakbo kami doon sa may Hollywood side, may Griffin Park. Doon kami tatakbo. Pagkahapon, hapon naman, medyo sa gym naman kami sa wildcard. Mag-update na tayo kung ano yung mga gagawin. Maraming salamat po, Congressman Bobby Pacquiao po sa pagpapaulak niyo po ng interview. At Doc Mello. Yes, salamat sa time na binigay niyo sa akin, lalo-lalo sa mga Bumbo Radio, sa iba-ibang sulok ng Pilipinas. Ako rin nagpapasalamat sa time na binigay niyo sa akin. Salamat rin also sa ating mga OFW. Ako ay taos puso po ang nagpapasalamat sa lahat na tulong ninyo sa binigay niyo sa akin na suporta. Na 100% na nakapastok tayong OFW Family Party List. Palakasin pa natin yung mga OFW na mabigyan natin sila ng protection para sa kanilang para sa kanilang buhay. Anyway, salamat sa time. Thank you. Yeah. Congressman Bobby, isa na lang po. Congressman. Yeah, Doc Mello, isa na lang po para kay Congressman Bobby. Baka pwede naman niya sabihin yung Pasta Radio Bobo. Okay. Pasta Radio Bobo. Yan! Maraming salamat, Congressman Bobby Pacquiao. Yung mga sargada si Congressman Bobby Pacquiao at Doc Mello. Okay, maraming salamat po at subukan natin po mamaya. Ma-interview natin ang pambansang Kamao at napakarami po pinita dito sa kanyang mansyon. Napakarami tao. Kaya susubukan po natin na ma-interview ang ating future na possible na presidente ng Pilipinas. Na-interview po ng NBA player na sinanapagkamalang presidente ng Pilipinas. Manny Pacquiao ni Evan Turner ng Portland. Maraming salamat po.
Ay, Doc Melo, marami-marami salamat, Doc Melo. Thank you. Okay po, yan po ba, Sir Gara, si Doc John Melo, live and direct mula po dyan sa mansion ni ang pambansang kabaho ni Manny Pacman Pacquiao dyan po sa Los Angeles, California. Nakapayan na ngayon po natin ang kanya pong kapatid at si Congressman Bobby Pacquiao.